Ang tanong, bakit ba, Mateo, na ang hilig mo na walang damit? Anong ano? Sa mga nagtatanong sa airsoft na to, ito po ay alaga. Sino ba idol mo? Ikaw pa rin idol mo. Oh, no. Kaya sabi ko, ang importante, bago matupad ang pangarap, mag-aral muna. So yan, good afternoon mga kamate. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, nahatid na natin sila pare Tolis at sila Conchalando kasi Saturday ngayon para may time din sila para sa kanilang mga pamilya. And then ako, babalik na ako ng Alfonso. Magre-resume yung trabaho namin sa Monday or Tuesday mga kamate. So, abangan nyo mga kamate yung mga kaganapan pa na mangyayari. Ang pagbalik natin ng Alfonso. Bala ko kasi ngayon magtatanim tayo ng mga nabili nating okra. Ano ba yung talong na ano, yung kulay violet and radish. So, yan mga kamate, good afternoon po si good afternoon to everyone and welcome to Rodford Vlog. Yan, mga kamate, interviewin natin si Mateo kung bakit hindi na siya ngayon nagbebenta ng lukan. Bakit ba, Mateo, hindi ka na nagbibenta ng kumukuha ng lukan at binibenta? Dahil na ano dito, naitak, bago natal na, naitak ka dyan. Bago natali din ng lukan, bago may kasamang talaga na pagiyo. Ibig sabihin, nasugatan ka ng itak dyan sa kamay na yan. Bago tapos, na, bago na, kumuha ka ng lukan. Kumuha ko lukan. Bago, dyan pa rin tumama. Dyan din pa rin tumama. Oh, kaya, sakit. Ito, gilagi ako, nakagain ako. Pagayin na po muna namin. Oh? Ganun pala yung pag ano, sa lukan. Ngayon sa pag walang ginagayin namin. Kano ba ang ano mo? Magkanong... 40 lang kilo. Kilo? Pero pag sa bisita? Bisita, mahal. Magkano? Pero yun na ba naman? Maglalakad ka pa. Sa bagay. May capital ka ng lalakad ka, maglalako ka pa, no? Bago, mahirap din naman mangungagay yun. Sa ilog pa rin? Pero ngayon marami pa rin lukan sa ilog. Oh, ang problema lang, ayaw mo na. Mahirap doon, no? Sinabi manguha. Pag may umorder. Nag-aaral ka pa ba? Oh, anong ano mo? Tinder? Anong online? Saan ang saan ba pasok mo? Tinder. Anong araw ang anong oras ang pasok mo? Umaga. Umaga. Hanggang anong oras? Alas 9. 9 ng umaga. Tapos hanggang anong oras siya? Alas 9 din? Hindi. Alas 12 lang. Ha? Hanggang hapon lang. Alas 12 yung uwi na. Alas 12. Tapos hapon wala na. Ayos pala eh. Marunong ka magsulat? Pangalan. Pangalan lang muna. Mga number-number tinuturoan kayo doon. Ayos naman pala eh. Pero, may papel ba dyan? Pati bulpen. Ha? Papel at bulpen. Eh, nasa kotse eh. Pero ang importante, marunong ka na magsulat ng pangalan. Kaya... Ha? O, oh, sige nga, tingnan natin kung marunong talaga. Isusulat daw yun sa buhangin, no? Marunong nga. M-A-T. Marunong nga. O, oh, diba? Mateo. Ah, Mateo Ignacio. Ayos ah. Habang? Oo. Di, ayos na yan oh. Marunong ka na magsulat. Yan, yan ang ano mo Mateo, tandaan mo. Dapat. Oh, nabawi. Nabawi. Oh. Ang payo ko sa iyo dapat ikay mag-aral kasi importante ang pag-aaral. Kasi isang araw ipaglaki mo, baka pagsisihan mo. Eh ano ngayon. Sandalo? Oh. Oo. Pangarap mo maging sundalo ay bago mo matupad yung pangarap mo, ay dapat mag-aral ka muna. Di pag ikay nakaaral, huwag kang pumasok sa mga droga-droga, huwag kang magpatato, tandaan mo. Tapos, mag-aral ka.
After mo matapos ng mga 72 units or K-12. Kahit mga nasa 30 o mga nasa kahit anong ano yun lang. Kahit ang, basta makapasok lang. Hindi, ang edad na kailangan, dapat bago mag-26, nakapasok ka na sa sundalo. Dapat nga, ang importante doon, mag-aral ka muna. Di, pag nakatapos ka ng pag-aaral, mag-exam ka ngayon sa Air Force. Di, pag na-exam ka, nakapasa ka. Siyempre, bago ka makapasa, kailangan talagang mag-study ka, di ba? O di, siyempre, sundalo ka na ngayon, di ba? Parehas ka na ng sino ba idol mo? Ako palang idol mo eh. Kabungot, yan. Dalawa kami ni Kabungot. Yan. Eh, maganda yun, mag-aral ka para at least. Dati sila kong salbayas, hindi na nasama. Hindi na napunta, no? Para pagdating isang araw, pag bumalik ako dito, si Mateo dati, ganun lang yun, pagala-gala lang ngayon, sundalo na, o pulis na, di ba? Nakaka-proud. Kaya, yan lagi mo. Saan ba kayo napasok? Saan? Sa Manila, sa Pasay. Oh, ayan si Consia Lando at si Kapakpak. Oo. Oh, ang pangarap pala ni Mateo ay isang maging sundalo rin. Ba, katulad ni Sebe. Katulad ng idol niya. Idol niya eh. Idol. Sino ba idol mo? Ikaw, pati idol ko mo. Oh, ba. Kaya sabi ko, ang importante, bago matupad ang pangarap, mag-aral muna. Ay, tinesting, marunong na magsulat ng pangalan. Dapat masipag mag-aral. Oo, wag lang magpatato. Wag lang... O, wag. Kaya nga, sinabi ko nga doon sa live ni kaya, ayoko pupatato. Huwag ka magpatato para kung ang pangarap mo ay maging isang sundalo, huwag ka muna magpatato. Huwag ka magpabutas-butas ng tenga or pumasok sa mga ano. Baka isang araw ikaw nang ano dito. Tinitingala. Si Mateo dati ganun-ganun lang yan. Pero ngayon, uti na mo. Sundalo na. Lagi nang may hawak na baril. Oh. Di ba? Alam ko yun ang pangarap mo, di ba? Lagi nang may hawak sa baril. Gusto mo ba yung mga ganyan? Eh, may aromalite ako dun eh. Ha? May aromalite. Saan? Sa bahay nyo? Hindi mo ba nakita na sa birthday kay Jeff? Ah, meron. Ah, yung baril ni Jeff. Akin yun. Sa'yo pala yun? Aromalite. Aromalite na kahon. Oh, di ba? Isang araw eh, mapaproud sa'yo siya tinene na... Kuya Michael. Saan si Kuya Michael ngayon? Dito sa amin. Ang ginagawa? Hindi ko lang. Bukas may pasok ka na naman ulit. Hindi ko lang. Hindi mo alam kung may pasok kayo? Paano? Hindi. Tinatanong ko naman kung may pasok ba o wala. Kailan ka huling pumasok? Tagal na ako. Ha? Tagal na. Tagal na. Mga 2 taon na. Hindi, ngayon may pasok ka na. Napasok ka na araw-araw. Oh, yun naman pala. So, yan. Si Mateo, mga kamate, yan ang pangarap niya. Isang maging sundalo. Tulad daw ng idol niya. Si Ronsbert at si Pare Kabungot, official. Dapat mag-aral. Yung mga katawan, talagang papasa sa training yan eh. Yung mga ganyang katawan. Sanay sa hirap, di ba? Ano ba pambansang ano? Pambansang isda. Ha? Laso. Ano? Laso. Bangus. Bangus. Kulaso na lang. Kulapo. Kulaso. Ano 'yun? Kulaso. Kulaso. Pambansang hayop. Pambansang hayop. Oo. Dinosaur. Ha? Dinosaur. Dinosaur. Oh, hayop nga. Ikaw naman ay isang ka marunong. Kalabaw. Ano pa? Oo. Kambing, pusa, oh. Daga, ipi. Ngayon ko lang alam na ang pambansang hayop pala ay dinosaur. Sino mo nagturo sa'yo niyan? Sa'yo lang.
Oo. Ang tanong, bakit ba, Mateo, na ang hilig mo na walang damit? Anong ano? Nasanay ka lang. Pero pag pumunta kay Pare Kabungot, hindi ka pwedeng walang damit. Bawal ka doon, di ba? Pero pag dito lang, okay lang. Dapat magdamit ka. Pero pag doon, nagubad pa rin ako. Nagubad ka pa rin. Nainitan ka, no? Nasanay ka na walang damit. Lakas ng hangin, malamig pa, no? Ito, kahit ito man, napipilipit ko. Alam mo ba ang napipilipit ng gito? Aba, oo nga. Dati pala, Konsyal, ang boss niya, si Bayas. Si Konsyal Gigil. Ngayon, eh, hindi na daw niya boss kasi bihira na pumunta, no? Busy na kasi yun sa, ano eh? Si, ano? Sino? Boss Ikyo. Sino? Oh, patayo. Ayun, si Boss Ikyo. Ay, boss natin yun. Pagupit ka. Yung laging, ano, pagupit ka ng mga katulad ng army cat. Ha? Nagutu. Hindi yun ko. Ay, ano. So, yan mga kamit. Na-interview na natin si Mateo. So yan mga kamate, time check tayo, 3:30 na ng hapon. Yan, babalik na tayo ng Alfonso. Kasi magtatanim pa nga tayo. So, let's go mga kamate. So yun na nga, good afternoon mga kamate. Andito na tayo sa Alfonso, sa Barangay Matagbak 2. So ayan, na-miss ko agad itong mga tanim natin mga kamate. Pakita ko sa inyo. So ayan mga kamate, oh. Yung mga ano natin, ang tawag dyan, sitaw, pati patola. Tapos ngayon, magtatanim ako ngayon dito ng okra. Para pag laki ng mga tanim na to, di pwede kang harvest ng talong. And then, harvest ka dito ng okra. And then, doon naman is, tawag dyan, pechay, radish. So, yan. Ampalaya, doon na natin itatanim tong ampalaya. Pati yung sitaw, meron na rin tayong upo. So, pupunuin ko talaga ito mga kamit ng gulay. Hanggat, kung pwede lang itanim ko lahat ng nabanggit sa bahay kubo ay itatanim natin. So yan, kukuha ako ng buto ng okra mga kamate, itatanim natin dito sa binungkal ko na lupa. Let's go. So yan mga kamate, ang itatanim natin dito ay okra. Pero kahapon nakabili din ako ng condor na talong, kaneko seed na radish, pati ever rich na siling panigang. Ayan, ang ngayon itatanim ko muna yung ating okra. Yan, medyo mambun-ambun na. So, mabilisan lang ito natanim. Bali, bawat butas tataniman natin ng dalawang pirasong okra. Yan. Oh, sayang. Naglog-log. Ayan. Oh, lalo na lumakas. Ayan.
ating duyan. Yan, mamaya na natin pakita mga kamate. So yan mga kamate, medyo tumila na yung ulan. Pero ang ating pagkakape ay tuloy-tuloy pa rin. So yun, ang ating solar, oh. 5 bars, so oh. Itang kita, oh. 5 bars. So yan. So ito mainit na. Yun, no? Oh, di ba? Shout out sa mga taong mahilig magkape. Nakaka-limang timpla na kape. Yun. Tapos hahalu-haluin lang. Yan. So tingnan natin yung ating solar. Yan. 2 bars. Then nagcha-charge din tayo ng ating airsoft. Gamit yung power inverter. So yan. Sa mga nagtatanong sa airsoft na to, ito po ay alagang 12,000. And then sa mga nagtatanong din kung saan siya sina-charge, ito po. Yan. Tapos gumamit lang ako ng power inverter para at least ma-charge natin itong So yan. Tama na ulan. So yan mga kamate, medyo ginulat lang tayo ng ulan. Tapos tumigil din. Yan, nagano muna ako ng ating mainit na tubig para makapagkape. Kasi malamig na naman ang panahon. So ito, yung walis na ginagamit ko dito. Dito hindi ka makukuba. Galing pa to ng aming kampo. Dinala ko dito. So ipakita ko sa inyo mga kamate yung ating mga buto na tinanim. Yan. Tigdalawa yung tinanim ko. Yan. Bale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 dalawang layer, 32. So 32 times 2 nasa din to. 64 na seeds, tama ba? Yun. Kaya yung mga buto mga kamate, mamaya tatakpan ko lang 'yan. Para mga ilang araw sisibo lang mga yan. So yan mga kamate, pwede na natin takpan yung ating nilagay na buto kanina. Yan. Yan oh. Tama-tama na basa sila ng ng ulan. So yan, tatakpan lang natin mga kamate. Tapos after mga ilang araw, abangan nyo sisibol ng mga yan. So yan, time check tayo mga kamate. 5:43 na ng hapon.
Yan, andito pa rin ako sa Alfonso. Yan. Kakapila ako dun. May mga buko pa dito. Oh. And then, taniman na natin yung okra. Bukas, magtatanim na rin tayo ng ano, magpupunla na rin tayo ng radish. Tapos, talong and ito ba yung isa na binili ko? Radish, talong, pati sili, sili na panigang. So, yung mga buto na yung mga kamate, tatanim natin sila sa seedling tray para maganda yung kanilang ano, tubo. So, yan mga kamate. Tatapusin ko na rin pala mga kamate ang aking video dito. Maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa akin, Ronsbert Vlog. Keep safe everyone. I love you all. Bye-bye.